Gaano kahalaga na kailangan magpahinga at talaga ng isang manggagawang lingkod ng Diyos ang kanyang sarili. Alamin natin the history of the Sabbath. We read about it from the beginning of the Bible, how God finished the work of creation and rested on the seventh day. God blessed the seventh day and made it holy because on it He rested from all the work of creating that He had done from Genesis chapter 2 verse 3. And also in Exodus chapter 16, we read about how God declared to the Israelites that the next day would be a Sabbath day and they were to gather manna and bake and boil what they needed to eat in advance to prepare for a day of rest. The word Sabbath comes from the Hebrew word Sabbath, meaning to rest. Tignan po natin ang ating mga manggagawa na aking makakasama sa araw na ito na sila ay nagtitake ng day off and at the same time ay may ginagawa na recharging kapag sila ay sama-sama as they spend some of their time in a day off in a one place. Rest day is a repair day. Ako po ay dala ko sa mga manggagawa, babae at lalaki. Papunta po ako sa kanila for a bonding of coffee time at malalaman po natin paano nila ginagamit ang kanilang day off na inaalagaan ang kanilang sarili and at the same time lalo silang nagiging healthy spiritually and healthy physically na sila ay epektibo sa church kung saan sila nangunguna. Let's go! Hi! Come on! Let's go! Coffee date ngayong araw na ito. Area 2 ng South Pampanga District, si Pastor William, kaway naman po kayo, Pastor William. Si Deaconess Chick ng 9, si Deaconess Annabel, yung akin po yung minister driver na tayinig po ngayong araw na ito. Si Pastor John sa RETCM. Yung pinaka magaling na pogi, black, si Pastor, ano mo siyang pangalan mo, boss? Si Pastor Warren. At yung aking sexing secretary na dyan po. Di ba napag-usapan na nagdi-day off ba kayo? Gano'ng kahalaga yung day off at Deaconess Chick? Para sa akin, kapag sinabi ni day off, ito yung magiging rest day. So, para kasi itong self-care pag sinabi ng rest day. Kasi kapag wala kang rest day, wala kang rest. Parang yung self-care mo wala na. Kung napapabayaan yung sarili. Ayan ang pahalaga nito. Nakakabawas ng stress. Nakakagaan ng mental health. Magiging magaan. Well, hindi ka magkakaroon ng mental health issue kapag sa rest day. Are you sure na wala mental health? No, nababawasan yung malalesen yung possibility na magkaroon ka ng mental health. So mental stress is real. Pastor John, di ba nakapag-speak ka na ng mental stress is real?
Nagdi-day off ka rin ba? Binata ka o nagdi-day ka lang? Kailangan natin ng day off. Talagang sinusulit ko yung day off ko kasi gawin yung time pa sa family, time sa sarili. So, ayun, napangalaga ng day off sa ating manggagawa. Kaya pala tumaba ka. Master Warren, nag-day off ka ba? Napakalayo ng destino mo. San Esteban, sumasakay ng bangka, from Arayat, dadaanin mo ang City of San Fernando, Minalin, Santo Tomas, Apalit, Makabebe, Masantol. Opo, yes, DS. Nag-break din po ako. And we all know that we deserve this break. And dun sa break na yun, yun nga, magkakaroon ng restoration, paano ka muling magpapalakas para sa susunod na pagtatrabaho mo ay magawa mo ng maayos yung tatrabaho mo at gagawin mo pa. Kasi mga binata kayo, binata ka, binata si Chad, dalaga si Chip, dalaga si Anna, pero na nagpapalakas, wow! Picture niya. Bago siya, tanungin natin yung may asawa, kasi pastor na, misis pa. Kano niya sinusulit yung day off? Nakakapag-day off ka pa ba, Timmy? Yung day off ko, usually ginagamit ko ngayon dahil may asawa na ako. Yung paglilinis, paglalaga. Another way around. Pero napakahalaga ng day off. Ako gumagal ako sa ministry dahil nag-day off ako. How many years ka na ba sa ministry? Kung totoosin yung deaconess service, 23. Tapos 11 years na ngayon. 34 years ka na? Sa pastor, pastor. So, bakit parang hindi ka matanda? Masaya ako dahil nag-day off ako. Yes! That is the importance of day off. Bel, kumusta? Sa akin po, mahalaga ang day off kasi para siya mag-cellphone kapag nalongan, sinacharge. So, para ako din, no, parang pag-charge ko yun. Pero siya, sinacharge ko yung sarili ko sa day off na kung saan yung self-time mo na. Me time. Ginagawa ko yung mga bagay na nakakapag-collect up po sa akin. Kaya mahalaga ang day off. Yes, loving God, loving others as you love yourself. Ang nalilimutan ng mga manggagawa ay laging loving God, loving others, pero nalimutan nila yung loving yourself. Yung aking minister driver, syempre, workaholic yung kanyang pinag-drive, yung district superintendent. Meron ka bang rest day? Dear Angel, tumingin ka sa camera. Then, so yung day off mo is family time. Take note, nagpupunta sila sa cemetery. And take note pa rin, may nagdadala ako na kayo dito. Yes. O tanungin natin yung aking secretary. Napakaganda niya. Workaholic ang district superintendent. Workaholic siya. Talagang efficient pag nagtrabaho. Hindi pinag-uusapan ng oras. Kalidad yung natatapos niyang trabaho. Meron ka rin bang day off, anak? Kasi estudyante ka. Bali, ang nagiging day off ko is yung Sunday na. Since Monday to Thursday, may pasok. Friday, office. And then Saturday is paggawa ng mga gagamitin sa Sunday during worship. So, ang Sunday, yun yung pinaka-day off ko, bonding. And at the same time, since Sunday yun, yung spirit mas mataas and mas nakikil mo yung presence ni Lord through that day. So, pwede ba natin sabihin sa ating mga kapwa manggagawa, maging sa mga daiko, that rest day is a repair day. Rest day is a repair day. Are you ready na sasabihin natin sabay-sabay? Yes. 1, 2, 3. Rest day is a repair day. Ganyan po ka-importante yung day off. Yan, dahil sila po ay mababait. Mabait din po ako. Sa day off po namin, day off po ito, nagko-coffee time po kami. God bless and see you next time. Thank you po. Siyempre kasama sa day off, rest time, eating time! Yay! Thank you, DS. Thank you po. Area 2. Area 3. Number 2. Number 3.
off, pauwi na ko kami. Hello, busog na busog. Thank you, DS. Thank you. Thank you, DS. Thank you so much, DS. Thank you, DS. Relax na lang, relax. Andeo. Relax. Relax time, pera tayo. Thank you, pa. Come on, huli na kami po.